Ang labong o bamboo shoot ay gusto ko dahil sa soft at crispy texture nito. Bagamat may mahigit 1,000 species ng bamboo sa buong mundo, iilan lang ang edible at ginagamit na pansahog sa mga Asian dishes. In traditional Chinese medicine, ginagamit din ang labong dahil sa taglay nitong benefits, tulad ng 1, panglaban sa bakterya at fungi. Ang labong ay mayroong kakaibang protein na dendrosin. Ito ay nagtataglay ng antifungal activity laban sa fusarium, isang uri ng fungus na natatagpuan sa hangin, lupa, at mga halaman na nagdudulot ng food poisoning. Mayroon ding novel peptides ang labong na nagtataglay ng antimicrobial activity laban sa pathogenic bacteria at fungi. Dahil sa taglay nitong antimicrobial at anti-inflammatory properties, ang labong ay nakakatulong din sa paglago ng cell at pagpapalakas ng katawan. Mayroon din itong bioactive compounds na phytosterols na nagtataglay ng anti-aging, anti-allergic, antibacterial, antifungal, antioxidants, at neuroprotective properties. Kaya naman ang labong ay popular na ingredient sa skincare products dahil nakakatulong ito sa pag-detoxify ng katawan. 2, pangpalakas ng immune system. Bukod sa bioactive polyphenols, ang labong ay mayaman din sa natural antioxidants tulad ng vitamin C at E. Ito ay makakatulong upang mabawasan ang inflammation sa katawan at maiwasan ang chronic diseases. Pinapalakas din nito ang immune system na nagsisilbing natural defense ng ating katawan laban sa infection. Ang immune system ay binubuo ng mga cells na nagtutulungan upang mapuksa ang mga bakterya, viruses, at iba pang organisms na maaaring makapinsala sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang labong ay nakakatulong upang labanan ang asthma, allergies, at iba pang respiratory problems. Dahil mayaman ito sa vitamins at minerals, makakatulong ang labong upang tumaas ang white blood cells na nagpo-produce ng antibodies upang labanan ang impeksyon at gumanda ang immune response. So kung naghahanap ka ng natural na paraan upang lumakas ang iyong immune system, pwede mong isama ang labong sa iyong diet. 3, panglaban sa cancer. Dahil ang labong ay siksik sa vitamin C na makakatulong upang maiwasan ang pulmonary at breast cancer. Ito rin ay effective na panglunas sa cancer dahil pinapababa nito ang inflammation sa katawan upang lumakas ang immune system activity. Pinopromote din ito ang collagen synthesis at pinipigilan ang mga viruses na nagdudulot ng tumor. Maliban dito, ang labong ay nagtataglay ng isoflavones na napatunayang epektibong panlaban sa cancer. Ito ay isang plant-based compound na nagbibigkis at nagka-counteract sa carcinogens o mga substance na kayang mag-cause ng cancer. Mataas din ang taglay na quercetin ng labong, isang powerful antioxidant na pumipigil sa pagdami ng cancer cells. Pini-prevent nito ang cervical, lung, at prostate cancer. 4, pinopromote ang heart health. Alam mo ba, ang mga high-fiber foods ay maaaring makatulong sa heart health tulad ng pagpapababa ng blood pressure at inflammation. Buti na lang, may dietary fiber ang labong na makakatulong upang mapababa ang cholesterol levels, lalo na ang bad cholesterol. Ang soluble fiber na taglay ng labong ay makakatulong din para mapanatiling healthy ang lipid profile. Ang phytosterols din sa labong ay makakatulong upang bumaba ang bad cholesterol, gumanda ang blood circulation, at ang overall cardiovascular health. Base sa pag-aaral, ang potassium na makukuha sa labong ay nakakatulong para maiwasan ang paninigas ng arteries na nagdudulot ng mga malubhang kondisyon sa puso. May good amount din ng riboflavin ang labong na lumalaban sa free radicals upang maiwasan o mabawasan ang mga nakakapinsalang epekto nito sa ating kalusugan. Ang labong ay mayroon ding thiamine, isang water-soluble vitamin na mahalaga sa production ng cellular energy para sa internal organs, lalo na sa heart. 5, nakakatulong sa digestive system. Ang labong ay sikat na gulay sa China, Japan, at iba pang bansa sa East Asia. Mahaba na ang history ng labong bilang dietary supplement sa gastrointestinal problems.
Ito ay proven at effective na panglunas sa mga sintomas ng diarrhea, constipation, gas, at stomach ulcers. Ang mataas na dietary fiber ng labong ay nakakatulong sa digestion. Siksik din ito sa vitamins at minerals tulad ng vitamin C, calcium, magnesium, potassium, vitamin B6 at E na nagtutulungan upang mabawasan ang gastrointestinal issues. In addition, ang soluble fiber ng labong ay makakatulong sa pag-regulate ng bowel movements. Pinupromote rin ng fiber ang paglago ng gut-friendly bacteria na Lactobacillus at Bifidobacterium sa pamamagitan ng pagbibigay ng small chain fatty acids. Makakatulong din ito upang ma-maintain ang gut health at gumanda ang digestion process. Ang fiber ay nagbibigay protection din laban sa colorectal cancer, diverticulitis at hemorrhoids. Therefore, ang labong ay mainam isama sa diet upang mapaganda ang overall digestive health. Number 6, pinopromote ang weight loss. Dahil sa kakayahan nitong pagandahin ang function ng digestive system, ang dietary fiber na taglay ng labong ay siguradong makakatulong sa mga nagbabawas ng timbang. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-intake ng mataas na fiber ay nagpo-promote ng weight loss. Ang dietary fiber ay nagtataglay ng non-digestible food plant na hindi kayang tunawin ng ating katawan. Pinapataas ng fiber ang satiety o feeling of fullness. Ibig sabihin, hindi ka magugutom agad at mababawasan ang iyong calorie intake. Bukod sa taglay nitong mataas na fiber, mababa rin ang calories ng labong. Swak sa mga taong gustong magpapayat. Ang high fiber foods ay nakakabawas din ng belly fat. Base sa lab studies, pinopromote ng labong ang gut health upang maiwasan ang pagdagdag ng timbang, kaya mainam isama ang labong sa weight loss diet. Number 7, pinopromote ang bone health. Gusto mo bang mapanatiling malakas at malusog ang iyong mga buto? Pwede mong subukang isama sa iyong diet ang labong. Ang mataas na content nito ng vitamin C ay makakatulong upang gumanda ang absorption ng mga nutrients na mahalaga sa bone health. At ang mga mineral din ng labong tulad ng calcium, magnesium at manganese ay nagpo-promote ng bone density at strength. Ang mga minerals na ito ay makakatulong upang maiwasan ang bone conditions, kagaya ng osteoporosis. Ang high levels din ng antioxidants ng labong ay makakatulong upang gumanda ang joint function sa pamamagitan ng paglaban sa pinsalang dulot ng free radicals. Ang labong ay best source din ng potassium at phosphorus na makakatulong upang mapanatiling healthy ang bones at lumakas ang muscle strength ng katawan. Number 8, pinopromote ang skin health. Kung nais mong magkaroon ng young, healthy at glowing skin, ang labong ay maaaring makatulong sa iyo. Ito ay siksik sa silica na makakatulong sa skin elasticity. Ayon sa pag-aaral ng mga dermatologist, ang labong ay nakakatulong upang tumaas ang tissue levels ng hydroxyproline, isang uri ng amino acid na mahalaga sa collagen at elastin synthesis. Pinopromote nito ang collagen production upang gumanda ang skin strength at elasticity. Ang silica na taglay ng labong ay makakatulong din upang mapanatiling smooth, hydrated, radiant, at youthful looking ang skin. Number 9, pang-control sa blood sugar levels. Ang labong ay low glycemic food na nagpapabagal ng pag-release ng sugar sa bloodstream. Mababa ang sugar nito at mataas ang fiber. Kaya naman ito ay swak na pagkain sa mga taong nagko-control ng kanilang blood sugar. At ang antioxidants ng labong ay makakatulong laban sa free radicals at nagpapaganda ng immune system. As a result, mapapanatiling normal ang glucose levels at mapapababa ang risk ng diabetes. Nagtataglay din ng glucose tolerance properties ang labong na makakatulong upang mapanatili ang insulin sensitivity ng katawan at makontrol ang blood sugar levels. Number 10, panglaban sa inflammation. Ang inflammation ay isang proseso na pinagdadaanan ng katawan kapag ito ay nakakaranas ng physical stress. Tinutulungan nito ang immune system upang mag-function ng maayos. Pinapabilis din ito ang paggaling ng mga sakit at sugat. However, ang inflammation ay dapat gamutin agad dahil nagdudulot ito ng malubhang problema sa kalusugan kung pababayaan. Buti na lang,
may anti-inflammatory properties ang labong na nakakatulong malunasan ang kirot at pamamaga sa katawan na dulot ng iba't ibang sakit o kondisyon. Ang vitamins at minerals din ito, tulad ng vitamin C, magnesium at manganese, ay makakatulong upang lumakas ang immune system. Pwede mong gawing smoothie o salad ang labong para ma-enjoy ang anti-inflammatory benefits nito. Talaga namang napakasustansya ng labong. Gayunpaman, meron din itong mga side effects na dapat tandaan. Una, ito ay nagtataglay ng anti-nutrients, tulad ng hydrogen cyanide at posibleng magdulot ng cyanide poisoning. Ito rin ay nagtataglay ng toxins, kagaya ng tannins, oxalate at heavy metals na maaring magdulot ng pinsala sa central nervous system, pancreas at thyroid gland. Kaya dapat tanggalin ang mga toxins na ito sa fresh na labong. Hugasan itong mabuti at pakuluan o i-ferment para mabawasan ang cyanogen content. Huwag ding i-consume ng hilaw o unprocessed ang labong para maiwasan ang cyanide poisoning. At ang high fiber content din ng labong ay maaaring magdulot ng digestive problem kung naparami ang kain. Ito din ay dapat iwasan ng mga taong may thyroid problems at umiinom ng anti-thyroid drugs upang hindi lumala ang kanilang kondisyon. Pinapayuhan din ang mga may health conditions, umiinom ng medications at buntis na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng labong upang maiwasan ang mga posibleng side effects. Ano ang recommended daily intake ng labong? Ang recommended intake ng labong o canned bamboo shoots ay 1/2 to 1 cup per day. Ikaw, gusto mo ba ang lasa ng labong?